So, sharing muna no sa swimmer ko na yung poste o tirador no. So, examine and observe. So, base dun sa puno no. Base sa aking obserbasyon, itong punong to is merong problema dahil kung papansin ninyo, yung mga dahon niya is naninilaw. Yan, okay? So, bago tayo maggumawa o kahit anong bagay na pwede natin gawin sa puno, dapat malaman natin kung ano ang dahilan ng paninilaw. Okay. So, base sa aking research, no, yung ganitong paninilaw is iron deficiency o yung kakulangan ng iron sa lupa. Okay, ang iron ay isa sa mga micronutrients ng halaman na kailangan niya na tumutulong siya para maging berde ang ating mga dahon. So, kung kulang siya sa iron, is pwede siyang maging dahilan ng paninilaw. Okay. Bakit iron deficiency? Okay. Base sa pag-aaral, no, dun sa mga na-research ko, kung mapapansin nyo, yung mga ugat is berde. So, ang naninilaw, yung pinakadahon niya. So, yan ang simptomas ng iron deficiency. So, hindi siya pumapailalim sa nitrogen deficiency. Okay. Kung tama ang pag-aaral ko, kung tama ang research ko, so need natin i-correct yung imbalance ng chemical niya o yung imbalance ng micronutrients doon sa lupa. Okay. Kung tama din ang obserbasyon ko na kulang siya sa iron deficiency, so need natin siyang i-correct. Okay. Bakit nga ba nagkukulang sa iron deficiency? So, pwedeng sobrang basa ang lupa o kulang sa dilig is either or mataas yung pH level ng lupa or hindi gaanong bumababa ang tubig sa paso natin. So, maraming factor kung bakit nagkakaroon tayo ng iron deficiency sa ating mga halaman, no? Organic kasi ang gamit ko, no? Yung mga dumi ng baka, dumi ng kalabaw, yan yung ginagamit ko sa aking halaman. So, ibig sabihin, hindi ko alam kung nabibigyan ba siya ng tamang micronutrients. Okay. Ang iron deficiency ay hindi pangkalahatan, no? So, ibig sabihin, pwedeng sa ilang puno lang. Pwedeng dito at hindi po pwede sa ibang puno. So, sa ganitong species sa swimming, so tingin ko, yun yung palagi nagkakaroon siya ng problema, yung iron deficiency. So, ibig sabihin, need natin siya mag-apply ng iron dahil nga organic ang gamit ko. So, masakit man sa kalobang ko, dapat gumamit na ako ng chemical fertilizer. So, ang gamit kong fertilizer ay yung micronutrients, no? Yung micronutrients lang ang ibibigay ko. Wala siyang NPK. So, ibig sabihin, yung nitrogen, potassium, saka phosphorus, wala doon sa ibibigay kong quick fix o madali ang gamot doon sa puno. Okay. So, dahil nga alam ko na yung iron deficiency, so need ako maglagay ng osmocote. Okay? Yung osmocote ko is yung merong NPK na medyo mababa plus meron siyang micronutrients. So, yung nabibili natin sa mga agricultural store na osmocote, dapat merong micronutrients. So, baka hindi nyo napapansin, bili kayo ng bili,
ng Osmocot o kahit anumang slow release na wala namang micronutrients. Okay, correction, no, correction. Dun sa NPK na sinasabi ko, yung pagbibigay kong quick fix o madali ang gamot doon sa puno ko, hindi ko siya binibigyan ng NPK. Pero doon sa slow release, dahil nga need ko na ng micronutrients, no? So kailangan ko magbigay na ng NPK, no? Ang sinasabi ko, yung panandali ang gamot para hindi siya manilaw is walang NPK. Pero yung long term na binibigay kong fertilizer is merong NPK. So bakit dapat kailangan tong mairesolba yung paninilaw? Okay. Kapag ganito nanilaw na ang dahon ng ating halaman, is meron siyang tendency na mamatay na yung sanga. Kung mapapansin nyo, nagsisimula na silang mamatay, no? Yung meron na siyang mga sanga na namamatay. Yan tulad niya, no? Yan, okay? Mapapansin nyo. So, dapat is mabigyan siya kaagad ng lunas. Okay. So, i-update ko kayo later on kung maging successful nga yung aking ginawa doon sa pag-correct ng micronutrients niya o yung iron deficiency niya. So, later on, i-update ko kayo at para, no, at para ma-share nyo rin sa iba na hindi lahat ng paninilaw is nitrogen deficiency. So, dapat alamin muna natin kung ano ang mga simptomas ng isang puno, kung bakit may problema at ano ang problema niya. So ngayon, binigyan ko siya ng foliar spray na puro micro nutrients. Wala siyang macro o yung wala siyang NPK. So abangan natin yung susunod o yung development nitong puno to at i-update ko kayo kung ano ang nangyari. So sana makatulong.